Okay, welcome back to my channel. Ngayon sa videong ito, pag-uusapan naman natin kung magkano nga ba ang presyo ng pagpapalandscape o magkano yung pinakamaliit na singil ng mga landscaper. No? Again, sa ating RMA channel, usapang halaman, dahil ako ay landscaper na from 2009, ay maishare ko ngayon ang knowledge kung magkano nga ba yung actual price o yung presyo sa paglalandscape. Okay, ang unang pinakamaliit na budget na nalandscapean ko ay 4,000 pesos. Sa ngayon, yung pinakamaliit na corner na maganda at maganda yung halaman, elegante na rin tingnan, meron na ding pebbles, meron na ding konting accessories, yun ay 4,000. Ang corner ay humahaba ng ilang metro, siguro nasa 1.5 to 2 meters. No, kapag isang corner lang, isang curb, ganun yung per corner. Okay, ngayon, ang landscape ba ay nakabase sa square meter? Okay, isa-isahin muna natin. Ano nga ba yung dapat natin i-consider para sa pagpipresyo ng ating landscape? Una, yung ating location. Kung malayo ang location nyo sa landscaper, maaaring mas mahal ang isingil sa inyo. Ganun yon. Ano po yung pangalawa natin i-consider? Yung materyales. Ang pagtaas ng presyo ng materyales ay pagtaas din ng bayad sa ilalandscape. Pagtaas din ng landscape fee dahil doon kukuhanin yung mga magagastos sa materyales. Speaking of materyales, ayan, discussing ko lang ang materyales. Ang landscaper kagaya ko, ako ay nagbibigay ng isa hanggang tatlong quotation para maipaliwanag sa aking client kung sila ay willing at interesado magpa-landscape kung saan mamimit ang kanilang kayang budget. Okay, sa quotation 1, ito yung pinakamaganda, pinakamahal, kumpleto ang materials at saka garden accessories. Ito yun. Kapag hindi kaya, no, at hindi kaya ng client ang presyo, magkakaroon ngayon ng quotation 2 or second quotation. Ito yung medyo mura, nag-adjust ng materials, nag-adjust din ng mga garden accessories. Ganun yun. At ang quotation 3, ito yung pinaka-cheap budget. Although, minsan ay ito yung pinaka-minsan progress lamang at saka halaman, wala ng garden accessories. Ito yun yung minsan inire-request din ng iba para lang mapaganda ang kanilang area. Maging malinis lang tingnan. Okay? At least, nabigyan ko na kayo ng idea kung papaano ang proseso sa ating paggagawa ng quotation. Ano, ganun ang quotation. Ano pa yung dapat natin i-consider bukod sa materials at location? Kaya napapamahal ang ating landscape fee ay dahil saan? Sa quality. Ano, pag sinabi yung quality, yung design kasama yung halaman na inire-request ng client. Halimbawa, gusto ko ng mga ng bushida, ng foxtail. Yan yung mga halaman na mamahalin. Ano, 1,000. Ang bushida, ang pinakamababa ay 1,500. Yun ay yung baby bushida. Ganon ang dahilan kung bakit nagmamahal ang presyo ng landscape na sinisingil sa client. Okay? Ngayon, bigyan ko na rin kayo ng idea at share ko sa inyo para nang sa ganun makatulong sa inyo bilang client. Ano, kapag dumating ang inyong landscaper at i-visit ang inyong area, sisiguraduhin nyo na makikritik nyo at maipepresent nyo kung ano yung gusto nyong mangyari sa inyong area. At aalamin nyo din yung sakop. At huwag nyong kakalimutan na humingi ng kontrata, kasi ako, nagbibigay ako ng kontrata. Minsan, kapag kakilala ko, black and white contract. At pero pag hindi naman at medyo malayo, talagang meron tayong kontrata na ibinibigay. Sa kontrata, dito nakasaad kung magkano ang presyo ng inyong napag-usapan, ano yung magiging design, at kailan uumpisahan at kailan matatapos ang inyong landscape. Ganon ang nakasaad sa kontrata. Na dapat ito ay may agreement dun sa client at saka sa landscaper. Okay? At ito pa rin yung tips na ibibigay ko sa inyo. Sisiguraduhin nyo na yung mismong kausap nyo ay landscaper talaga at siya mismo
ang mag-aayos. Tanungin nyo agad, kayo ba yung landscaper? Kayo ba mismo yung mag-aayos? Kasi minsan, may mga landscaper na iba yung kumakausap, tauhan lang yung nagagawa. Mahirap yon kasi sometimes nagkakaroon ng contradiction sa gusto ng may-ari o gusto ng client na design base dun sa ano, kasi hindi naman siya yung nakausap talaga ng personal dun sa unang meet-up. Okay, dun sa unang visit. Kaya ito yung tips ko sa inyo ha, dapat alamin nyo at itanong nyo kung yung nag-visit sa inyong landscaper ay siya mismo yung landscaper na gagawa ng inyong area o garden. Okay? Para nang sa ganon, mas malinaw at klaro ang inyong agreement, yung usapan nyo. Again, sa aking kontrata, ilang porsyento ba ang down payment? Okay? Minsan nakakakita kayo ng landscaping offer or services na nag-o-offer sila for encouragement purposes na no down payment. Okay? Ang tamang procedure sa ating down payment ay 50-30-20. 50% kapag nag-deal na kayo at may kontrata na kayo. Katulad ng sinabi ko kanina, yung kontrata, naglalaman nyo ng mga datos base sa inyo ng pagkasunduan at lalong higit, dapat hihingi kayo ng valid ID, legit valid ID ng landscaper para hindi kayo matakbuhan. Huwag muna kayo magbibigay ng down payment hanggang hindi nakakapagbaba ng materyales. Okay, lalong higit kung hindi nyo naman kilala ang mga landscaper o mag-aayos ng inyong garden. Okay? Ayan. Again, huwag kakalimutan na basahin mabuti ang kontrata o yung agreement form bago kayo magbayad. At linawin yung maayos kung hanggang saan at gaano yung output. Kasi minsan, ako kasi nagpe-present ako ng mga design, namimili sila ng design, ito yung dito, ito yung sa side, ito yung gagawin ko, lalagyan ko na ano, base sa agreement. Ano? Nasa maayos sa pag-uusap at kayo ay nagkakasundo. Okay, salamat! Ayan, sana nakatulong sa inyo para sa client, para sa landscaper at para naman sa mga landscaper. I hope na sana huwag kayong nanloloko ng inyong client. Kasi ako, never akong nanloko sa client. Although minsan talaga may mga client ding maliligalig at meron dong abusado na client dahil minsan sila ay hindi natupad sa napagkasunduan. Kahit na nasa kontrata na, halimbawa ay 50,000, nagawa sila ng alibi o ikikritik o ikikritik ang iyong ginawa against o gagawin niyang masama yung kanyang adjectives, yung bibigyan ng pula ng masamang comment ang iyong gawa para siya maka-discount. Minsan sa katunayan, kaya gusto niyo maka-discount dahil na-short siya sa budget. I hope sana hindi ganon. No, kasi lalong higit kung kita nyo naman ang performance ng landscaper at kita nyo ang hirap. Kasi mahirap talagang mag-landscape. Lalo na kapag ang area ang ilalandscape ay talagang madungis pa, madumi, basurahan, o may mga ganong part, madamo, o napakaraming ugat, may mga puputuling pampuno, ganon. Ano? Kaya dapat alam nyo din ang inyong limitation at yung consideration sa client at saka consideration din naman kung kayo naman yung landscaper. Salamat! Sana may natutunan kayo sa aking engineer.